Eddie, aba, natutulog pa. Bumangon ka na yan. Tanghali na, magtitinda ka pa. Sige na, bangon na dyan. Maagang nabyuda ang ina ni Eddie. Kaya't magmula ng magkaisip ay siya na ang inasahan ng magulang na tutustos sa kanilang mga pangangailangan. Puto, puto po kayo dyan. Gwapo na nanay ko. Puto po. Napagkaitan siya ng ligayang dulot ng kabataan. Sa murang edad ay nagbanat siya ng buto sa pamamagitan ng pagtitinda ng bibingka at puto sa kanilang bayan. Nang tumuntong sa kolehiyo, pinagsabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho bilang security guard upang masuportahan ang sariling edukasyon. Dahil pilit na pinagkakasya sa mga bayarin ang 10,000 pisong kinikita kada buwan sa pagiging isang security guard, nangarap si Eddie ng mas maginhawang buhay. Sa pagtagal ay nakipagsapalaran siya sa Israel at nagtrabaho bilang caregiver, bit-bit ang pag-asang kumita ng mas malaki. Doon ay nakilala niya ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso at nagbunga ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Bunsod ng lumalaking gastos at lumalaki niyang pangarap para sa pamilya, nagdesisyon siyang bitiwan ang trabaho sa Israel. Lumipad siya sa England kung saan naitalaga siyang deputy manager sa isang care home. Subalit, nakatikim man ng mas maginhawang buhay, wala pa rin naipundar si Eddie. Ninais ni Eddie na paghandaan ang kanyang hinaharap upang malasap ang maginhawang buhay na matagal na niyang pinangarap para sa pamilya. Hanggang sa makabili siya ng isang real estate property sa Maynila at bakasyunan para sa pamilya. Bit-bit ang kagustuhang umasenso rin ang buhay ng marami pang Pinoy sa pamamagitan ng pag-iimpok at pagnenegosyo, nahimok si Eddie na pag-ibayuhin pa ang pagtulong at pagbibigay kaalaman sa kanila. Muli siyang nagtungo sa Israel upang himukin ang mas marami pang kababayan na ipagpatuloy ang magandang sinimulan at patuloy na nilalasap ang mga bunga ng kanyang pagsisikap. Para kay Eddie, ang pangarap at determinasyon na abutin ito ang naging susi para makamtan ang mga pagpapalang tinatamasa niya ngayon.